Ano ang masasabi mo tungkol sa paghahabol ng Chinese Coast Guard sa reporter ng ABS-CBN? So ang masasabi ko lang dyan kung bakit hinabol ang reporter ng ABS-CBN sa West Philippines. Kaya sila hinabol ng Chinese dahil tumakbo sila. Dapat hindi sila tumakbo para hindi sila haabulin. Baliw kaya to eh. At saka bakit sila matatakot? Sa atin yan ang West Philippines na yan. Sa atin kaya dapat nating ipaglaban ang ating lupang sinilangan, ang ating teritoryo, ang magiging hanap buhay ng mga Pilipino. Paglaban natin yan. Hindi tayo matatakot dahil sa atin yan. Hindi tayo matatakot dahil hindi gulo ang ating nais. Ang nais natin ay ipaglaban ang ating teritoryo. Tok, tok, tok. Yan na lang ginagawa mo. Daldal ng daldal. So ngayon sa mga nagsasabing ibigay na lang yan ang West Philippines, eh. Ibigay na lang yan ang teritoryo natin. Hayaan na lang sila para walang gulo. Hindi ako sangayon. Ang masasabi ko sa inyo, namatayin kan din kayo. Walang duwag na Pilipino. Ninakawan na tayo noon tapos papayag pa kayo na nakawan tayo ngayon. Ibigay na lang, hayaan na lang. Hindi pwede para sa akin ipaglaban natin. Hindi naman tayo dapat matatakot dahil hindi naman gira ang nais natin. Nais natin ipaglaban ating teritory. Teritory. Huwag nang intindihin itong Pilipitandila nito. Yung mga Chinese mayaman na sila tapos pag nanakawan pa tayo, mahirap na nga ang Pilipinas tapos pag nanakawan pa tayo. Alam nyo ba kung bakit lumakas ang loob ng China? Kasi nanakaw na nila noon. Dapat kasi hindi yan pinaagaw noon. Dapat ipinaglaban na yan noon pa. Will you please repeat it? Pero ngayon, susuporta tayo. Malakas na ang depensa natin sa West Philippines. Pagpatuloy yan. Kahit sa susunod na taon, sa susunod na magiging presidente, ipaglaban yan. Huwag kayong boboto na duwag. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Nagbibiro lang ako. Nasimulan na natin yang ipaglaban, kaya ipaglaban yan palagi. Hindi, huwag natin yang hayaan na lang na maagaw. Kaya, suportado ako ngayon. So, yung mga ano, nagsasabi na hayaan na lang. Wala, hindi nyo alam ang kung paano nyo ipaglingkuran ang mga Pilipino. Basta nyo lang sabihin na hayaan nyo lang. Hindi nyo alam kung paano magiging maglingkod sa bayan, maglingkod sa inyong teritoryo. Hindi nyo alam kung paano ipaglaban ang teritory. Remember that. Put it in your mind. Suntukan na lang. So ngayon, alam nyo ba kung bakit malakas ang loob ng China? Kasi ang akala nila sa kanila ang teritoryo na yun. At ang akala nila tayo ang nagnanakaw. Kaya ang gagawin natin ngayon, ipaintindi nila sa natin sa kanila kung kanino talaga yan. Ano ba talagang problema mo? Kanina ka pa ganyan eh. Kaya ako, ang gagawin ko bilang suporta, ang dapat kong gawin, kakausapin ko yung China. China, kung magaling kayo, kung bright kayo, gagamitin nyo yan ang talino nyo. Kung matalino kayo, gagamitin nyo yung talino nyo. Mag-usap tayo ng Ingles. Kakausapin ko yan sa Ingles para magkaintindihan tayo. Ayoko nang pa-incheck-incheck na hindi naman maintindihan. Dapat gawin nyo kung ano ang dapat na makaintindihan. So ngayon, ang problema kasi, hindi rin ako marunong mag-Ingles. Natutulog ako, nagising ako sa mga radyo. Bala ko sana nakausapin ng English para magkaintindihan, no? So ipaalam ko sa kanila, Chinese government, please listen. Please speak in English in order to understand each other. Sana all. This is Philippine territory. Do not knock out our territory. Excellent.
No, you know. So, kailangan maintindihan nila. Kakausapin niyo kami ng English. No? Ang masasabi ko lang sa inyo mga Chinese, this is Philippine territory. At hindi namin nais ng gulo. Ang nais namin ipaglaban ang aming territory. Meron kang 15,000! Kayo mayaman na kayo tapos ninakawan niyo pa ang mahihirap na bansa. Sana malaman niyo, sana maintindihan niyo sa amin to, teritoryo namin to. Kaya, this is Philippine territory. I-Englishan ko kayo, dapat maintindihan niyo. Para magkaintindihan tayo, mag-Englishan tayo. Ako, nahihirapan din ako mag-English, pero mag-usap tayo ng English para magkaintindihan tayo. Chinese government, please listen. This is Philippine territory. Kayo ang dapat umalis, hindi kami. Ano akala nyo kami ang nagnakaw? Kayo, sa amin to. Dapat marunong kayo tumingin sa mapa. Tingnan nyo sa mapa, oh. Di ba sa Pilipinas, sakop yan ng Pilipinas? Ano ka na sisira, ulo? Yung ano, yung Scarborough Shoal, tinawag nyo ng Nyukdaw. Ginawa nyong Nyukdaw kasi inchi kayo eh. Hindi kayo magbigkas ng English. Kung marunong kayo mag-English, di sana Scarborough Shoal ang tawag nyo dyan. Ginawa nyo pang, tinatranslate nyo ang Scarborough Shoal, naging Nyukdaw. Mga bobo! Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Kayo talaga o oh, mga Chinese oh. Hindi ako kalitaan, nilakasan ko lang yung ano ko, yung boses ko kasi mahangin. Malakas yung hangin, hindi maririnig. Hindi ako galit. Dahil hindi ako pwedeng magalit dahil hindi kami gusto ng away. Gusto namin magkaintindihan tayo. Oh my God! Wow! Kahit ano mangyari, ipaglaban namin yan. Sa amin yan. Huwag kayong matakot dahil atin yan. Hindi yan Nyukdaw. Ang Scarborough Shoal. Hindi yan Nyukdaw. Patuloy! Sana matuto kayong mag-English para magkaintindihan tayo. Mag-usap tayo ng English. Anong gusto niyo, pupunta ako dyan sa China kahit lockdown, mag-usap tayo ng English. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, paintindi ko sa inyo na kung kaninong teritoryo rin. Sana marunong kayo tumingin. Please look at your map. And this is part of Philippines. The Chinese South China Sea is in the left lang. Hindi yan nakaabot sa West Philippine Sea. Hindi totoo yan. Yung South China Sea, doon lang banda yan. Ang West Philippine Sea sa amin yan. Huwag nyo lang subukan kumuha ng oil. Huwag mong subukan. Okay lang sa amin na kukuha kayo ng isda kung gusto nyo rin maghanap buhay dito sa Pilipinas. Okay lang. Pero huwag nyo lang subukan kukunin ang oil. Dahil mapipilitan ako magpapadala ng warship dyan. Hindi naman namin nais ng gulo. Gusto namin ipaglaban yan ang West Philippine Sea. Gusto namin na hindi yan manakaw. Kaya kami... Huwag ingitin dito, Pilipitan dila nito. Kaya ginawa namin yan. Kaya ginawa namin yan para hindi yan manakaw. Hindi namin nais ng gulo. Pero kapag ginulo nyo kami, kapag gumawa kayo ng mali, karma nyo rin yan. Nakakarma nyo rin kayo. Kaya sana, ang masasabi ko sa inyo, please speak in English. Kausapin nyo ako China. China government. Kausapin nyo ako ng English. Sasabihin ko sa inyo, this is Philippine territory. Ipaglaban namin to para hindi manakaw, para hindi maagaw. Hindi kami pumunta rito para nais ng gulo. Pero kapag guguluhin nyo kami, sigurado kakarmahin kayo. Hindi kayo magtatagumpay kapag gumawa kayo ng mali. So ngayon, mga Pilipinas, huwag kayong matakot. Paglaban natin ang ating territory. Para yan sa lahat ng Pilipino. Para yan sa paghanap buhay natin. Hindi pwedeng mahirap na nga tayo na nakawan pa tayo. Oo, di ba? Ang masasabi ko sa inyo, Chinese government,
Please listen. Please speak in English in order to understand. Ang masasabi ko lang sa inyo, this is Philippine territory. Do you understand? 2,000 years later. Matatakot. Sa atin yan ang West Philippines na yan. Ipaglaban natin yan. Hindi tayo matatakot dahil sa atin yan. No.